So what's up, Pinas? Siguro naman, alam nyo na po ito. Amin palang sa isa naming kasamahan dati, hindi ko na po babanggitin kung sino, at alam ko naman po kung alam nyo kung sino yun. Yun ho, wala ho akong masasabi sa tao na yun. Dahil yung tao ho na yun, kung napanood nyo naman yung huling vlog namin, talaga bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yon. Ako po ang nagpaalis sa tao din na yon. Kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko pong makasira ng tao dahil may pinagsamahan po kami ng tao na yon. Alam nyo na po kung sino yon. Again, hindi ko po kayang sabihin dito dahil masisira po yung tao na yon. Basta sa lahat na nangyari, wala kaming kahit na anong natanggap na sorry sa tao na yon. Okay? Pero all goods lang. Kaya ko po sinasabi na hindi ko pwede sabihin kasi may pinagsamahan po kami. At mahal ko din po yung tao na yun na nakasama namin dati. Okay? At lahat po ng kwento na yan na sinasabi ko, alam po lahat ni Kojak yan. Kaya siguro kapag nagkwento na lang yung tao na yun, tsaka na lang kami sasagot kung ano yung totoo at tsaka tama. Kasi lahat po na sinasabi namin, eh meron po kaming ebidensya. Grabe naman, 100,000. Ayun, meron po kami lahat na ebidensya. Again, ako po yung nagpaalis sa tao na yun. And happy kami dahil ginawa namin yun. At buti na lang ginawa namin yun dahil nakita namin yung tunay na motibo. Okay? So, okay po tayo. Ang pinaka nalulungkot dito ay si Kalo. Kasi siya yung nagpasok sa dalawa kasi kaklase nga po nila yan. Ako, never namin sila pinilit sa lahat. Kaya gusto ko isama sa amin para kahit papaano makatulong ako sa simula para sa pagtatag ng pangalan po nila. So what's up? Magandang umaga or afternoon or evening po sa inyong lahat. Yan. So nakita nyo po yung video na yon, na which is alam naman natin kung sino binabanggit kundi si Factor. So yung simula lumabas yung video na yon, eto na, umalma na at sumagot na ang nanay ni Factor, na which is na si Miss or Ma'am Divine Gonzales. So ito, papakita ko sa inyo and babasahin ko na rin po kung ano yung mga usap-usapan nila. Pero ito, papakita ko muna sa inyo screenshot po nung convo nila. Okay? Din po natin masasabi kung 100% legit po to, pero sana maging ano tayo, bukas ang isip natin para malaman lang natin yung side ng mga kapinting and side ng pamilya ni Factor. Diba? Wala tayong pinag-aaway dito. Ang gusto lang na sana natin is yung both side is maayos din. So ito, pakita po natin. So dito po makikita po yung screenshot na convo ni Gavin Kapinting at ni Factor. Message ni Factor, Kuya, anong oras ko pa or ko po papupuntahin sila mami? Ito po ang sagot ni Gavin. Factor, papadala ko muna kila Kalo at Kojak mga gamit mo dito. Pahinga ka muna, focus ka muna sa dapat mong pagfokusan, lalo na sa pag-aaral mo. Matsala. At ang reply ni Factor, kailan po kuya? Thank you din po. Then may isa pa siyang reply, Kuya, sorry po kung may nagawa man akong mali. Maraming salamat sa mga payo mo tsaka sa tulong mo sa akin. Sobrang laki ng tulong na binigay mo sa akin. Nagpapasalamat ako. Naging part ako ng family nyo. Tinuring nyo ako na kapatid, kaibigan. Pasensya na po kung madami akong di napapansin na nagawa kong mali. Thank you, Kuya. I love you. Sorry po ulit. Mas pagbubutihan po pa. So yun mga kaibigan, ang convo na yun was taken nung February 16. So medyo matagal-tagal na siya. Na-screenshot siya, then ang lumalabas pala dito is hindi pala sinisin ni Gavin Kapinpin ang text or message ni Factor. Pero dito na, yung lumabas yung video ni Gavin ng mga nakaraan na araw, ito na ang naging or ang reaksyon ni Ma'am Divine Gonzales. Divine Gonzales, ano nang dahilan bakit mo pinalis agad-agad ang anak ko? Madami akong personal message sa'yo, di mo binasa. Tapos ngayon, sisiraan nyo ang anak ko sa social media. Hindi na po yata tama to.
Marami nang kakakilala sa anak ko, sobrang bait ng anak ko. Na yan, para siraan sa social media na kahit ako wala akong kaalam-alam na dahilan bakit pinahatid agad-agad ang mga gamit niya sa bahay dahil di nila sinabi sa akin. Si Kalo, minessage ko, nagreply siya at ang sinabi niya sa akin na may nagawa ang maling anak ko. Pero para sa akin, hindi masama ginawa niya. Kaya pag uwi ko, pupuntaan ko kayo dyan sa Camping Pin para kausapin ka, Sir Gavin. So yun, kung ano man po yung naging reason, na which is di natin alam, di naman po tayo nakikisawsaw or anything, sana naman po, maayos na po silang dalawa. Both side, di ba? Family factor at family ng mga kapitbahay. Kapinas, ito po yung post ni Ma'am Divine Gonzalez as of yesterday po, around 12:54 a.m. Ito po ang kanyang post message po. Sir Gavin, ito po ang patunay na nagsosorry ang anak ko sa iyo pero hindi mo sinisin message niya. At kahit po ako, di ko din alam ang dahilan at bigla mong pinahatid mga gamit ng anak ko nang madaling araw. 1 a.m. po, February 25, 2024. Nag-message ako sa iyo para alamin ang nangyari pero di mo sinisin. May auto machine na nagre-reply sa akin, sabi, o di pa, online, at babalikan mo ako, pero ni hi, wala akong nakita, at di mo sinin ang mga message ko. Kaya pag uwi ko, gusto kong mapag-usap po tayo, at kung may makita ako na mali na ginawa ng anak ko, ako mismo ang manghihingi ng apologize sa inyo, at isasama ko sa iyo ang anak ko. So, yun. Bilang ina, masakit sa akin ang nanakita. Nakikita ko na umiiyak ang anak ko. That time, gusto ko siyang yakapin dahil sobrang depressed sa pangyayari. Gusto ko siyang i-comfort pero wala akong magawa dahil nandito ako sa ibang bansa. Kaya nasabi ko na lang sa anak ko na magdasal ka na lang at mag-move on ka na lang at mag-tour ka dito sa HK, which is sa Hong Kong, para makalimutan mo ang nangyari. Kung binasa mo lang sana ang message at message ng anak ko that time, sana nalaman mo na nag-sorry anak ko sa'yo. Kaso, ni-restricted mo na wala kaming kaalam-alam na tunay na dahilan. Sana kahit ako, kinausap mo naman lang kahit bilang isang kaibigan or kakilala. Kung may nagawa man ang anak ko sa iyo, sana sinabi mo sa akin kahit sa text. Kaso, 8 months na message ko sa iyo, di mo pa rin binasa. Sana pag uwi ko, magkausap tayo at kung ano man naging mali ng anak ko, lahat naman ng bagay na pag-uusapan naman ng magandang paraan. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa anak ko at ayon ang tatanawin naming malaking utang na loob at kahit kailan, Sir Gavin, di ako nagalit sa iyo. God knows and God bless you and your family. At guys, yun nga, yung pinost nito ni Ma'am Divine po, dito na rin nagkaroon ng iba't ibang samut-sari po na batikos or pambabash. So, yung nangyari po yun, yung pambabash na yun, dito na rin po nag-reply si Heren Factor or we known as Factor. So, ito po ang kanyang reply. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo to, bago nyo ako husgahan, alamin nyo muna ang pinagdaanan ko kahit bakit ganito ako. Unang-una, introvert akong tao. Kahit sino nakakakilala sa akin, napakatahimik kong tao, lumaki ako sa lolo, lola ko. Bata pa lang ako, sa kanila na ako lumaki kasi broken family kami. Sobrang hirap lang kasi lumaki ako ng mamalayo sa mga magulang ko na di ko naranasan mapayuhan sa personal ng magulang about sa mga ginagawa ko mali kasi malayo sila. Alam ko naman na kaya malayo magulang ko para mapag-aral ko, mapagtapos. Di ko pinagsisisihan yon pero thankful ako sa lolo at lola ko na napakalaki nila ako ng takot sa Diyos at may galang sa kapwa. Sobrang mahihiyain akong tao. Di ako yung tao na sobrang lakas ng loob gawin yung mga bagay na gustong gawin. Ito na nga ang gusto kong ipaliwanag sa inyo kung bakit di ako nagpunta sa Kapinting. Daling gamit ko sa bahay kasi ako yung taong napakahina ng loob, walang lakas ng loob kasi ewan ko, ganun talaga ako. Kaya sa chat ko lang nasabi kay kuya lahat na nagsosorry ako pero di niya na nabasa kasi restricted o restrict na ako. Sobrang thankful kung ano man ang binigay nila sa akin. At nangihingi ako ng pasensya noon. Kaya kahit kay Kalo yun
nang sobrang mahiyain ako na pag-usapan namin about this, man lang ako gumawa ng paraan para mag-sorry. Kasi pagdating talaga kay Kuya Gavin, sobrang mahiyain ako. Wala akong lakas ng loob. Nung time na yon na na-depress ako, nag-open ako sa mother ko about doon. Tinanong niya ako kung gusto ko pang ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Din nagsabi na mag-stop na ako kasi sobrang walang confidence about sa naging baksak ko at naging kasalanan ko na nagawa. Pero guys, di ako nagnakaw or ginawang bastos sa family. May naging foul lang talaga ako na hindi ko napansin na mali na pala ang ginagawa ko na hindi pagpapaalam. Thank you! Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya di rin ako nagsasalita kasi gusto ko sila, Kuya Gavin, magsalita about doon and sinabi ko lang yung side ko. Tanggap ko lahat ng pagkakamali ko at pinagsisisihan ko ngayon. Kaya sobrang nanghihingi ulit ako ng pasensya sa lahat, lalo na kay Kuya Gavin. Kung di niya agad nabasa and di ako nagpunta para mag-sorry and nakuusap na po ni mother sila na pupunta kami doon pag uwi ni mami, thank you po sa inyong lahat. So yun ang reply ni Factor. And dun sa post or reply ni Factor, meron din pong message or reply dito si Ma'am Divine Gonzalez po, which is yung nanay ni Factor. Ito po yun. Heren Factor, tama yan anak, na nagsalita ka na sa social media nang malaman ng mga tao ang totoong nangyari, naniniwala sa'yo at kung may nagawa ka man mali, yun ay na itatama at pwedeng baguhin. Tama yan, ginawa mo na mag-sorry ka kahit di binasa message mo. Alam ng Diyos ang totoong dahilan. Makikitig lang ang isip ng mga basher na yan na di nila alam ang tunay na nangyari. Pag uwi ko, aayusin natin to at kung may mali dapat itama at mapagpatawad kung ang Diyos nga nagpapatawad sa mga kasalanan tao, pakaya na tao lang. I am so proud of you, anak, kahit anong mangyari dito. Nandito lang kami, mahal ka namin, kaya cheer up lang at huwag mag-isip ng kung ano-ano. The truth shall prevail. Yan ang palaging sinasabi ko. Kung wala kang ginawang masama, harapin mo at di pwedeng ipagwalang bahala. Inaalam na din ng Diyos na mailabas to sa social media para maitama lahat ng at palaman ng mga tao ang totoo. So, kopinasyon nga po yung mga nangyari, sagutan or ang sagot ng side nila, Divine Gonzalez at Factor. So, yun nga kapinas, sana man lang dun din sa mga basher or yung mga sumusuporta on both side po dun sa mga family, isa lang sana po ang isipin natin na both side po sana magkaayos. Family ni Factor at family ng mga kapimpin. Sa mga basher, please po, sana wag na ho tayong manggisa pa or mandiin para lalo pa kung mag-away yung both side. Diba? Imbis na sana ang reply na lang po natin is sana maging okay sila, pagdasal natin na maging maayos lahat. Kasi diba ho, mas masarap pa din na yung magkakaibigan is mabuo ulit. Kung di man mabuo, magkapatawaran. Kung di na maibabalik yung dating saya na magkakasama ulit sila Factor at Kojak, magpatuloy po ang kanya-kanya lang mga karera ho sa buhay. Kaya po, sa lahat-lahat po ng sumusuporta at hindi sumusuporta sa both families, Factor families and Kapimpin, let's pray na yun lang po. Peace on both sides and love on both sides. So that's it, Kapinas. Maraming salamat po. Peace. One love.